So magandang umaga sa inyo mga parikoy. Ayan mga parikoy, meron na naman tayong road trip ngayon at kami ay andyan sa bandang area ng Bindoy, Negros Oriental. Yang daan na yan at huminto kami ni Omar kasi alam nyo naman yung may pagkakunting iro gamay, pahinto-hinto yan. Siyempre, ganun talaga yung mga driver, no? Hihinto talaga kung saan gusto nilang huminto. So, edi tayo naman, siyempre, kukuha tayo ng pang-content natin habang nasa biyahe tayo, no? So, yung lugar na yan, kung nakikita nyo yung dagat na yan, dyan banda yung may isda na nasa ibabaw ng dagat. Yan, yan yung Tatak Bindoy, Negros Oriental. Dyan banda na yan. Pero walang isda dyan na kinukuhaan. So, dyan banda lang. Sa unahan yan. O, ayan. So, ang ganda ng karagatan at ang linaw-linaw. Eh, ngayon naman, si Omar natin ay sabi ko huminto. Hi. Siya sa tapat ng kalsada at siya ay pipicturan ko lang naman, no? Eh, kaso lang, meron siyang siniset na dyan sa kanyang cellphone at sabi niya magkukontent din daw siya. Yung Omar Conquers natin at kukuha daw siya ng pang-content din. So, ako naman, eh, syempre, kukuha ka pala ng pang-content, edi i-content na din kita. So, habang kumukuha siya ng video sa sarili niya, eh, ako naman, eh, kinukuhaan ko naman siya. O, diba? Eh, para, it's a tie. O, yan. So, habang kinukuhaan ko siya sa tabing dagat na yun, eh, ang ganda-ganda naman talaga ng, ano, view. So, ngayon, ayan, umaandar na naman yung ating, ano, yung motor natin. Biyahe na naman kami ni Omar. So, yung banda na yung bandang yan, eh, sa Manhuyod yan, no? Papuntang, ano yan, papuntang Baez. So, kaya, makikita nyo ngayon kung saan banda. Ah, yung, ano, yung kung gusto nyo yung mag-sandbar, dyan banda yan. Yung sandbar, yung mag, ano kayo, mag-dolphin watching dyan sa Manhuyod, yung area na yan. So, yung area na nakikita nyo ngayon sa video ko, yung way na binabagtas namin, eh, papunta na yan ng Orsum kung malapit na. So, kayong mga driver dyan, mag-ingat-ingat kayo sa inyong biyahe at sa road trip, ha. Yung daan, wag yung gawing parang eroplano na nasa gitna kayo ng daan. Dumadaan, lalo na yung mga motorsiklo na yan. Wag kayong gumaya sa eroplano dahil hindi kayo eroplano, no, motor kayo. At saka yung mga hidden na area, yung kagaya yung mga liko-liko na yan, wag nyong ikoridas. Pag nag-drive kayo, hindi ibig sabihin driver kayo, sa inyo na yung kalsada. Hindi po, madami kayong dumadaan dyan. Marami kayong may-ari. Yung mga kagaya yung driver, ayan, isa kayo sa may-ari ng daan, no. Kaya matuto kayong magbasa ng mga sign. Kagaya nung sa kalsada na mga line, yung mga broken line, yung mga orange na line, yung orange na full na line, kung ano ba, kailangan bang mag-uberte kayo, pero kadalasan yung full line na yan, eh, nandyan sa mga paliko na area. So, matuto kayong magbasa din, no? Hindi ibig sabihin marunong kayong mag-drive. Eh, tira pasagad na lang kayo sa pagdadrive nyo. Kinukuridas nyo yung mga likuin. Ayan. Mga paliko-liko, hindi likuin. Joke lang yun, ha? Likuin. Ayan. So, yung broken line na yan, pwede ba kayong mag-ano dyan, mag-overtake. Pero kung free naman yung ano, kabilaang daan, eh di, pwede kayong umuvertake dyan. Eh, ako naman, hindi naman talaga ako driver, no? Marunong lang akong mag-motor, pero hindi ako driver at wala akong lisensya. Eh, may kaalaman lang konti na nakukuha ko sa iba naman. At saka, lalo na kay Omar, kasi mahilig yung mag-ano, mag-explain. At ako naman, mahilig magtanong. Kaya may alam ako, kahit hindi ako totoong driver. Kaya mas lalong merong alam yung mga totoong driver sa daan. Kaya, hinahinay lang kayo, lalo na ngayon, maulan na panahon. So, ayan yung area na yan, malapit na tayo sa may Orsum ko. Ayan, nakikita nyo, Orsum ko na yan. Yang bandang dyan. Ah. Mahirap talaga pag magtagalog, no? Isi, intindihin nyo na lang yung mga Bisaya pag nagtagalog. Meron namang magagaling talaga magsalita. So, ayang sugarcane na yan, ayan. At saka yung nakikita nyo parang kulay red na atip, eh, Orsum ko na yan. So, yung tapat ng Orsum ko, eh, yung sa factory ng alcohol yata nila yan. Kasi may amoy na pag dumaan kayo dyan, meron talagang amoy pag meron silang ginagawa yata. Basta, yun na yun. So, dyan yung ginigiling yung tubo.
ano ba yun sa Tagalog yung tubo, basta yung sugar cane na yan dyan, yung area na yan, yung kinukuhaan ko, andyan. Eh, sabi ko ni Omar, magdahan-dahan siya pag ano, pag nag-drive, ayan, kung kailan sinasabihan mo magdahan-dahan, tsaka naman siya malakas, kaya hindi tuloy maganda yung pagkukuha ko, kasi talagang grrm, gumaganon, parang motor lang din talaga yung pagbibideo ko, no. So, dyan yung entrance ng, ayan yung bandan dyan, yan yung entrance ng Orsum ko. So, yan. At yung, yan, yung Orsum ko, yan yung entrance. At pag ginanon ko yung camera, dyan naman yung sa mga alcohol yata nila na factory na pagawaan. At yan namang nakikita nyo mga panel na yan, ayan, solar yan. Oh, may solar din sila talaga, ang ganda, ang mahal kaya nun. Maliit lang, mahal na. Ngayon, yan namang daan na yan. Yan, yung nakikita nyo. Papuntang Mabina yan. So, papuntang, ano, Bacolod kung gusto nyo mag-shortcut. Dyan na yan. Yan ang tinatawag na daan yung sa, ano, sa Baiz. Oh. Kasi ang shortcut papuntang Mabina ay Baiz. So, ulit kami. So, yung nakikita nyo naman, Baiz na yan. Baiz na yan, yung mga umuusbong na sugar cane na yan. Yan na yung view ng Baiz. At kami ay humihinto na naman dahil sa kadahilanan na yung driver natin. Eh, parati talaga yung humihinto na yan si Umar na yan. Para talagang may pagkaaso konti. Joke na. Alam nyo na kung anong ibig sabihin ko noon, no? Kahit naman sinong driver, kahit saan, pwedeng huminto. At sa sobrang hinto niya, nakunan ko siya na, paano naman kasi, dyan kasi siya, nagtatalon. Eh, hindi niya alam, maano pala yung mataas. Nahirapan siyang umakyat. Nahuli kam. Yan. Diba, tinawanan na lang namin yung nangyari sa kanya. Kasi nahuli kam ko siya, nahirap umakyat dahil hindi pala siya bababaw. Mataas pala. So, syempre, patuloy na ang ating paglalakbay sa ating uuwian. Kasi pauwi na kami dyan ni Omar, galing Ayungon. Pahinto-hinto lang sa mga dapat hintuan. So, hanggang dito na lang si Parikoy at hanggang sa susunod nating pag-vlog or pag-video, pagagawa ng content. Ayan, sana na-enjoy nyo yung aming road trip ni Omar from Ayungon to Sibulan to Ayungon, charot. So, ayan, ay tayo naman, pag habang nakaangkas tayo ni Mr. Omar, syempre magkukuha tayo ng content kasi sayang naman yung views, no? At hindi natin makuhaan yun na yung road trip natin, magpupuanan, ha, diba? Pag may content lang din tayo.